Mahigit 700 milyon pesos ang nakulimbat ng halos 300 Chinese nationals na inaresto noong nakaraang linggo dahil sa pagkakasangkot sa cryptocurrency scam. Iimbestigahan daw ng Presidential Anti-Corruption Commission ang modus. Napag-alaman kasing ang kumpanyang sangkot sa cryptocurrency exchanges may lisensya galing sa Cagayan Economic Zone Authority. May report si Jun Veneracion. Nagsalakay ng mga operatiba ng Pilipinas sa China ang isang gusali sa Ortigas Center, Pasig City noong Miyerkules. Nadiskubring dito pala nagtatrabaho ang 277 Chinese national na sangkot sa isang bagong online investment scam. Ang kanilang mga biktima, mga kapwa raw nila Chino na nasa mainland China. Tatlo sa mga naaresto ay matagal na raw pinaghahanap sa China dahil sa pagkakasangkot umano sa cryptocurrency investment scam. Mahigit 1,000 na raw ang kanilang nabiktima at mahigit 700 milyon pesos na katumbas na pera ang kanilang nakulimbat. Base sa impormasyon ng Ministry of Public Safety ng China. According to the Ministry of Public Safety, nag-ooperate sila ng isang napakalaking investment scam o investment fraud involving cryptocurrency. They will be immediately undergoing summary deportation proceedings as fugitives. Sa impormasyong nakuha ng Bureau of Immigration mula sa mga Chinese authorities, halos pareho ang modus ng mga naarestong Chino sa pyramiding scam dito sa Pilipinas. Kumukuha po sila ng parang investment doon, parang pyramid scheme dito sa atin. Investment doon sa China. Then, pag small amount lang, binabayaran nila. Then, eventually, pag malalaki na, biglang na lang nawawala yung account. Ang cryptocurrency ay mistulang pera o digital money na binibili online. Pwede itong gamitin pambili ng produkto, serbisyo at maging sa investment na tumatanggap ng cryptocurrency ayon sa financial analyst na si Astro del Castillo. Bibili kasi isang trader, mag-exchange kayo ng real money, tapos yung real money yan mako-convert siya into a coin, no? Or a cryptocurrency. Lahat ng 277 nasa kote ay mga nagtatrabaho sa Grapefruit Services Incorporated na ayon sa BI ay merong permit mula sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA bilang service provider ng Golden Millennial Quick Pay Incorporated. Ang Golden Millennial Quick Pay Incorporated na isang offshore company na sangkot sa cryptocurrency exchanges ay merong lisensya mula sa CEZA ayon sa BI. Ang CEZA rin daw ang nagbigay ng work permit sa mga naarestong Chino na saklaw naman daw ng kapangyarihan ng CEZA. Sabi ng Presidential Anti-Corruption Commission, kailangan ng malalim na investigasyon sa kasong ito. Ang daming mga Chinese pumupunta dito in cahoots with some other government agencies. There is corruption in this kind of scam. Sabi naman ni Attorney Mike David, CESA spokesman, sinuspindin na nila ng hindi hihigit sa 90 araw ang Golden Millennial Quick Pay Incorporated at lahat ng licenses ito, kabilang na ang Grapefruit Services Incorporated. Para naman kay Senador Joel Villanueva, patunay ang pagkakaaresto sa halos 300 Chinese nationals na nalulusutan ng mga kriminal ang kakulangan ng gobyernong i-regulate ang mga offshore gaming operations sa Pogo. Ipinapakita rin daw nito na bigo ang PAGCOR na gampanan ang kanilang mandato. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng PAGCOR. Noong nakarang buwan, ipinatupad ng PAGCOR ang moratorium sa mga bagong application para sa Pogo habang hindi pa nareresolba ang lahat ng issue kaugnay nito. Mahigit 300 Chinese nationals din ang nasa kote ng pinagsamang puwersa ng militar at Bureau of Immigration sa pangungunan ni BI Commissioner Jaime Morente sa Puerto Princesa City, Palawan. Sangkot umano sa illegal cyber operations sa mga Chinese na nahuli mula sa 8 establishmento sa Luzon. Kinumpiska ang mga passports, laptops, cellphones at SIM cards. Isinailalim sa beripikasyon ng kanilang mga dokumento sa kadadalhin sa Maynila para sa deportation proceedings. Jun Veneracion, GMA News.